part 1 ng video natin, mga guys, yung pag-service ng ano, ng i-release muna natin yung handbrake para matanggal natin yung ano, yung brake drum. Tignan natin yung gulong. Okay, so by the lock 6, secure tayo dyan sa trabaho natin kasi dalawa-dalawa yung jack. Okay, may kalso pa. Spacer, ano? So tatanggalin muna natin to. Tanggalin yung spacer bago natin matanggal yung itong brake drum nya, yung hub. So guys, ito. Kailangan i-handbrake muna kasi matigas ito eh. Ito yung dating kabitan ng gulong na nilagyan ng spacer. So i-handbrake bago luwag, bago taggalin. Hilain na eh. Ito. Pok-pok. Baka may magsabi bakit hindi rubber na mallet ang gamitin. Ito lang yung martilyo ko kasi yan, wala ako nun, kaya dandaan lang yan, isang pukpok lang yan. Oh, yung iba mga dalawa tanggal na siya. Yan ang itsura, diba? So obviously pwede pa. Kapal pa siya. And then, so ang titignan natin palagi, mga guys, yung itsura nito. Kung okay, so maganda yung yung tao niya, walang gas-gas. Marumi lang siya talaga. Marumi. So this is almost 30,000 mile yung mileage. Before na nung kwan, nung ginamit namin ito, itong Strada, baya kwan, yung bulubondokin pa, nilinis ko to eh. So almost 20,000 siguro, wala pang 30. Ganito ng itsura. Rumi. Yan, oh. How much more kung nasa 40,000, 50,000 na yung sasakyan mo, hindi ka pa rin naglilinis niyan. Ito, lilinisin lang. So ang common na chinecheck dito, ito, kung may leak dito, dito sa rubber cap niya. Then yung thickness nito, makapal pa naman siya. Siguro kaya pa nito mga 6 to 8 months bago pa rin. Pero dito side na to medyo may piece na. So mga 6 months bago palitan. Babrasin lang yan. Nabras. Hinisin natin maigi. Ngayon kung yung kanina yung pagtanggal ng hub medyo mahirap, dito nag-a-adjust. Yan. Pasikip o paluwag. Pag masyado namang maluwag, dito i-adjust yan. Meron yan, binubuksan dito. Dito, itong rubber na yan. Oh. Yan. Pwedeng tanggalin yan. Oh. So, pwede kang mag-adjust kahit nandyan yung hindi mo tinatanggal. Yung, hindi mo siya bubuksan. Okay. So, ang adjustment nito pagpasikip is
clockwise. Kung clockwise siya, pag hawak mo yung screw doon sa baba, patulak. Ganyan. Pag maluwag naman, is counterclockwise. Okay. So, linisin muna natin ito. Using, yan, PBT. Wala kasi yung brake cleaner. Naubos na. Okay guys, malinis na. Nugasan ko na. Wala, hindi kayang tanggapin na, hindi kayang tanggalin nito. Yung libag. O, sinabunan ko na tapos yan, pinatuyo. Ginamitan ko nito. Compressor. Meron naman akong compressor. Ito na siya, mga guys. Meron din tayong mga greasing point dito. Ito, lalagyan natin ng grasa rito. Kasi usually, pagkatagalan, nag-stock up siya dahil pag nalulubog sa tubig, sa baha, pinapasok ang tubig. Gagrasahan natin dito. Konti. Then, dito. Dito. Tatlo kasi yan eh. Tatlo. Itong buong ano na to, brake shoe na to, tatlo yung greasing point niya. Isa rito, sa gilid, yung nakadikit mismo sa kanya, isa rito sa gitna, tsaka dito sa ilalim. So mamaya, kukuha ko ng cotton buds at tsaka grasa. Sisikwatin lang ng konti yan, oh. Yan, oh. Yan. So aangat na yung, may sisingit na yung grasa doon. Yan yung mga greasing point niya. Para pulido yung trabaho. Hindi yung linis-linis lang. Hindi kasi kaya nito. Or even yung brake cleaner, hindi niya kayang tanggalin yung mga libag na yan. So, sa akin, nugasan ko talaga siya. Pero, immediately, dapat tuyuin using compressed air. Pag magagrasa tayo dito sa mga fitting niya dito, yung screwdriver, lagyan natin ng basahan para hindi masugat yung ano, hindi masugat yung asbestos ng yung kwan yung ng brake shoe. Okay. Tsaka konti, hindi naman ganun kakapal. Ayan, manipis lang. Kasi pag ito naglaro ito, nag preno tayo, nag mag-expand dito eh, yung piston nito lalabas, itutulak niya. So kailangan madulas siya. Dito, meron siyang greasing. Bari tatlo nga yan eh. One, dito, tapos dito, tsaka dito sa gitna. Ganon din dito sa side. Tapos, huwag natin kalimutan lagi ng konting grasa lang ito. Itong adjuster na, para kahit dukutin natin dito sa likod, yung tanggalin natin yon yung rubber na yon pag mag-adjust tayo, dudukutin natin yung screwdriver, hindi tayo mahirapan na ikutin. So, ibabalik na natin. Unahin natin ito. So, kung paano tinanggal kanina, ganun din. Itutulak lang. Isusyot lang yan dyan. Then, ito. Okay. Tsa, yan, ay balik ka agad. Bilis, ano? Madali lang naman ilagay ito. Madali lang ilagay ito. Nagawit ako ng breaker bar para higpitan pa yan. Ay maluwag pa yan. Then, balik yung gulong. Tapos na. So, I hope may naisiyan naman ako sa inyo kahit na konti. Ang maayos na paglilinis ng mga preno. Maraming salamat pa rin na yung strategy.